sa daigdig ng Sindak at Lagim. Hindi ka ba nagtataka? Sa mga una pang nagtaka, dito sa daigdig ng Sindak at Lagim, ay wala pang napabalita ang bumalik ng buhay. Lalakbayin mo pa rin ba? Halina at samahan niyo ako maglakbay sa daigdig ng Sindak at Lagim. Magandang araw sa iyo, Ma'am Shyla, at sa lahat ng mga taga-subaybay mo sa iyong channel. Natutuwa ako dahil napili mo ang aking kwento patungkol sa Birtud ng Tuway. Kung ang kwento ni South Cotabato ay swerte, sa akin naman ay malas. Pakitago mo na lang ako sa pangalan na Mark Espinosa. Isa po akong taong napakahilig sa paranormal. Mula pa pagkabata ay nagka-interest na ako sa mga bagay na beyond this world. Naiiba rin ako sa aking mga kaibigan kung sila ay mahilig sa mga bagay na may kinalaman sa buhay at pagpapalago dito, ako naman ay mahilig sa necromancy. Ang necromancy ay ang pag-aaral tungkol sa mga taong pumanaw na. Pakikipag-usap sa mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga dasal na magbubukas sa dimensyon ng mga espiritu na di matahimik at ang paggamit ng mga bagay o parte ng namatay upang idugtong ang mga buhay nila sa buhay nating mga buhay. At para mas lubos nating maunawaan, ay ilalahad ko pong aking tunay na karanasan tungkol sa pinili kong bukasyon. Ako po ay tubong Pangasinan. Sabi nila, kamukha ko raw si Dingdong Dantes. At may tangkad na 5'8", mestasuhin at mana ako sa tatay ko na maputi. Si nanay kasi ay kayumanggi at tipikal na Pilipina ang dating. Sa mga di pa nakakarating sa lugar namin ay ilalarawan ko ito sa inyo. Ang Pangasinan ay matatagpuan sa northern part ng La Union. Ang probinsya namin ay hitik rin sa mga magagandang tanawin. At dito matatagpuan ang 100 islands na kapag high tide ay 99 lamang. Maraming turista ang umiikot sa isla gamit ang motorboat. Matatagpuan sa dulo ang iba't ibang mga tanawin na may koneksyon sa dagat o sa lugar. Mayaman ang Pangasinan sa yamang tubig, gaya ng tahong, baranban, buslugan, talaba, salmon at marami pang ibang lamang dagat. Makikita sa mahabang kalsada, pagpasok mo pa lang ng bayan ang hilihilerang nagtitinda ng mga isda na pinagpaguran ng bawat ama o anak ng bawat pamilya. Mayroon lang maitinda at magkaroon ng laman ng bulsa o di kaya'y may pambili ng pangunahing pangangailangan gaya ng bigas at damit, edukasyon ng mga maliliit na anak at pambayad ng kuryente. Napakaganda ang tanawin na masisilayan sa aming probinsya. Sa bandang silangan ng Pangasinan ay dito nakahilera ang kabundukan ng Cordillera. Sa kanluran naman ay tila napakatapang na mandirigmang kabundukan ng Zambales na kayang ipaglaban ng probinsya sa kahit sinong kalaban. Sa timog naman ay makikita ang tila alfombrang palayan ng Tarlac na kung titingnan mula sa itaas ay tila napakalambot na pwedeng sumayaw sa ibabaw nito. Sa saliw ng musikang makaluma at sa hilaga naman ay makikita ang dagat ng Lingayen Gulf at China Sea. Kung sa ibang probinsya ay may mga kwentong nakatago tungkol sa mga kababalaghan, ang probinsya namin ay marami rin ganoong kwento, Ma'am Shyla. Mga kwentong agimat at anting-anting ay hitik din. Marso 1979, patapos na noon ng taglagas, ngunit marami pa rin nagkalat na dahon sa mga kalsada at parke na matyagang hinahawi ng mga tagasinop ng paligid upang maging malinis ang bawat bahagi ng kalsada
parke o ang harapan ng mga establishmento na siyang nagbibigay ng kagandahan sa lugar. Dumating ang buwan ng Abril 1979 at may nakausap akong isang matandang antingero tungkol sa mga Birtud. Minsang naglako ako ng mga bulaklak ng sampagita sa harap ng Manawag Church. Nasabi niya na ang mga Birtud gaya ng mutya ng ahas, itim na pusa, kidlat at iba pa hanggang sa makwento niya ang tungkol sa tuway-tuway o yung nikap. Nagka-interest ako dito dahil ayon sa antingero ay napaka-Birtud ng mutya na ito dahil napapasunod ng nakakuha ang nais niya sa nagmamay-ari ng tuway. Although mula ito sa kaliwa dahil karamihan ay mga mangkukulam ang gumagamit daw dito. Ang usaping iyon ay winaksi ko muna sa kadahilanang medyo bata pa ako noon at mas mahigit na pangangailangan ang matustusan ng aking pag-aaral. Huwebes Santo, mga alas 7 ng umaga noon, pagbaba ko pa lang ng hagdanan, ay naamoy ko na ang napakabangong aroma ng nasusunog na bigas na lalagyan lang ng tubig at sakto kape na. At napakayaman nito sa antioxidant at naniniwala ang aking ina na pwede rin itong gawing anti-aging. Naaawa ako sa kalagayan naming mag-ina. Salat kami sa lahat. Halos di na rin ako nakapagpatuloy sa aking pag-aaral dahil kulang na kulang ang kita namin sa pagtitinda ng suso at tahong sa mga parokyanong dumadaan sa may kalsada. Halos mga lahati ang ibinibigay naming kita kay Mang Dario dahil sa kanya kami umaangkat ng paninda. Minsan nga mas mainam pang magtinda na lamang ng sampagita na siyang ginagawa ko tuwing panahon ng Kwaresma. Nilapitan ko ang aking ina na isinasalin na ang kape sa isang tasa. Gising ka na pala anak. Nagpunta rito kanina si Mang Dario at sinabing baka hindi tayo mabibigyan ng paninda. May umangkat daw na negosyanteng taga Maynila ang lahat ng huli niya. Paano na yan anak? Wala tayong gagamiting pambayad sa matrikula mo. Napalunok ako sa sinabi ng aking ina mula sa baso ng kape. Di ko na napansin ang init na nanonood sa aking bibig dahil sa narinig. Nasa first year ako ng kolehiyo noon at kumukuha ako ng BS Biology. Gusto kong makapagtapos upang makakuha rin ako ng maayos na trabaho. Ngunit sa liit ng resources ng ikinabubuhay namin, ay imposibleng makapagtapos pa ako at idagdag pa na may sakit ang aking ina. Ayon sa doktor, mababa ang hemoglobin ng aking ina. Parati itong nagno-nose bleeding at nanghihina kapag di raw maagapan ay mauuwi sa leukemia. Nag-isip ako ng gagawin upang magkaroon ng pagkakakitaan. Nang araw na yun, naparoon ako sa kapitbahay naming may negosyong balutan at nakiusap na aangkat ako upang makapagtingda sa mga bus na papasok sa lalawigan namin. Sinuwerte naman ako dahil yung isang umaangkat daw ay lumiban at kailangan nila ng katulong sa pagtitinda nga. Napansin ko ang titig ng anak ng may-ari ng balutan, Ma'am Shyla. Kakaiba ito, ang kanyang mga ngiti. Kung di lang sinuway ng kanyang kuya, ay baka nilapitan na niya ako. Nilapitan ako ng kanyang kuya, na noon ay umiwas na rin ako sa pagkakatitig ni Rosalie. Rosalie palang pangalan ng anak ng may-ari ng balutan, Ma'am Shyla. Ikaw, huwag mong pakialaman ang aking kapatid ha. Hindi ka bagay sa kanya, naiintindihan mo? Yun ang mga masasakit na sinabi ni Andres sa akin, ma'am, ang kapatid na panganay ni Rosalie. Hindi maganda ang pakikitungo ng kapatid ni Rosalie sa akin dahil ako ay walang ibubuga kumpara sa isang manliligaw ni Rosalie na anak ng principal sa elementarya. Kung hindi insulto ang abutin ko, ay tatambangan nila ako sa labasan. Gaya ng minsan nagaling ako sa tindahan noon at may bit-bit pang suka dahil magluluto sana si nanay ng adobong kangkong. Nakita kong may harang na makatinik ng kalamansi ang dadaanan ko. Lilihis sana ako ng daan nang biglang nagsalita ang kuya ni Rosalie at tinawag akong hampas lupa, Ma'am Shyla. Kinuyom ko ang aking palad at nahawakan ko ng mahigpit ang bit-bit kong bote ng sukang dato puti. Lumaban ako ng patas ngunit wala akong nagawa, ma'am, dahil binugbog talaga nila ako
at nagbanta pa na kapag lalapitan ko pa raw ulit ang kanyang kapatid na si Rosalie, ay pipilayan na raw ako. Ang sama ng loob ko ng mga oras na yon. Kaya't sinabi ko sa sarili ko na gaganti ako at pagbabayarin ko sila. Nang makauwi ako sa bahay, nagulat ang aking ina sa itsura ko. Kaya't nagtanong siya kung sino ang nakaaway ko at sinabi kong yung kuya ni Rosalie. Umiling ang aking ina dahil pati siya ay nakaramdam ng galit at awa sa itsura ko. Paano ma'am? Puro galos ang mukha ko. Mangiyak-iyak si nanay habang ginagamot ako. Habang hinahaplos ko ang aking sugat sa mukha, ay may napansin ako na hawak niya. Ito ay nakalagay sa isang supot na pula. Nakita ko na inilabas ni nanay ang laman niyon. Isang bote ng langis ito na ang amoy ay sa dama di noche. Ipinahid ni nanay ang langis at may dinasal siya. Nawala ang hapdi ng mga sugat ko at nawala ang matinding pamamaga, lalo na sa mukha ko. Ayon kay nanay, ang ginamit niyang pampahid ay sagradong langis mula sa Tuway-Tuway o nikap na sa wikang Banyaga. Ibinigay sa kanya ng kanyang nanay bago ito malagutan ng hininga. Ang mga magulang ni nanay ay kilalang mga antingero at antingera. At marami silang kakilala na politiko, ngunit nang tinalikuran nila ang kanilang gawain, ay unti-unting lumayo ang kanilang mga kaibigan. Ayon din sa kanya, matagal na panahon nang hindi niya nagagamit ito dahil tuwing gagamitin niya ay nagkakasakit siya. Ngunit mapapasa kanya naman ang lahat ng kanyang naisin. Ipinanganak nga raw ako dahil sa Birtud ng mutya na ito. Yung langis ng pinagbabara ng tuway ay ipinahid daw ni nanay sa kanyang puson tuwing sila'y magtatalik ni tatay. Hanggang sa mapansin niyang isang araw na buntis na pala siya. Nagkaroon ako ng idea sa sinabi ni nanay. Nagka-interes ako sa tuway-tuway. Sabi ko sa sarili ko, pag-aralan ko ang tungkol sa mutyang ito. Sa murang edad ko na 19, nagkaroon ako ng matinding pagsubok. Minsang naiwan ng aking ina sa bahay ay pinasok siya ng matandang si Kadario, ang nagsusupply sa amin ng mga panindang isda. Dahil raw sa may inutang ang aking inang pera, pambayad sa matrikula ko. At di niya naibalik agad ito at tumubo ng doble. At halos mas malaki na ang tubo sa puhunan. Nang tumangging magbayad ang aking ina, dahil sa sobrang laki ng sinisingil, ay hinaras niya ito at sinaktan niya si nanay. At ang masaklap pa, ay pinagsamantalahan niya ang kahinaan ng aking ina bilang isang babae. Lugmok na lugmok si nanay sa isang sulok nang nadatnan ko sa kusina. At ang walang hiyang si Mang Dario ay nakaibabaw sa aking ina na nakababa ang pantalon habang hayok na pinagsasamantalan si nanay. Nawala ako sa tamang pag-iisip sa nasaksihan at dahil sa galit ay nakuha ko ang malaking kawayan na pinanghaharang namin sa pintuan at inihampas ko ng paulit-ulit kay Mang Dario. Nagmakaawa itong tigilan ko na at bago pa dumugo ang panghuling hataw ko sa matanda ay dumating ang mga pulis at ako ay pinusasan. Nagsumbong pala ang kapitbahay namin. Nakulong ako ng isang buwan, Ma'am Shyla. Pinalaya din dahil hindi na nagdemanda ang matandang si Kadario. Napag-alaman din ang panggagahasa ng matanda sa nanay ko at hindi na rin kami nagsampa ng kaso. Napagpasyahan naming umuwi na lang ng Masbate sa probinsya ng aking ama at doon ako nagpatuloy ng aking pag-aaral. Taong 1982 at 23 anyos na ako, isa na akong ganap na necromancer. Sa Masbate ako nag-aral sa lugar ng aking ama at doon ako nag-practice. Ngunit sa loob ng mga panahon na nag-aaral ako tungkol sa necromancy ay wala pa akong hawak na tuway-tuway dahil ang pagkuha nito ay hindi basta-basta. Kailangan ng pag-iingat at talino at tibay ng loob dahil kapag nagpatalo ka sa takot ay useless ang lahat ng pinag-aralan. Para bang baon ng nyog na walang laman kundi bulok ng tubig lang na walang tamis. Alas 12 ng madaling araw ng Biyernes Santo, Kuwaresma noon, Abril. Kahit madaling araw, ay ramdam ko ang alinsangan ng panahon. Ayon kasi sa guro ko,
kailangan ay sa ganap na alas 3 ng Biyernes Santo maghanda para sa pagguha. Nag-umpisa na akong maghanda para sa paghahanap ng mutya. Bago pala nun, ma'am, ay nag-fasting ako ng 7 araw. Naniniwala kasi ako na kung mahina ang dungan ay siya namang lakas ng espiritual na katawan. Ang sumunod ay kinolekta ang mga kasangkapan na gagamitin sa pagguha nito, tulad ng sisidlang kulay itim, susi at barya. Nang maihanda ko ng lahat ng gagamitin, ay naghanda na din ako sa pagpunta sa sementeryo. Alauna ng madaling araw ay nasa gate na ako ng sementeryo. At noong papasok na ako sa loob, ang una kong nakita ay ang mga espiritong nagkalat sa paligid na tila ba alam ang aking gagawin. Una, nang hilakbot ako dahil napakarami ng mga espiritong nag-aabang sa akin, Ma'am Shyla. Nandyan na may isang madre na pugot ang ulo at bumubulwak ang dugo nito sa leeg. Mga batang nagtatakbuhan na magkahiwalay ang mga katawan. White lady na nakalutang na walang ulo at duguan. Mga maliliit na nilalang na nagkalat sa sementeryo na animoy mga tiyanak. Ngunit alam ko na hindi dahil lahat sila ay nakayuko. At mga mabalahibong nilalang na animoy mga aso na naglalaway. Sobrang nanginginig ako. Gusto ko nang umatras noon. Sa totoo lang, ma'am, noon lang ako nakakita ng ganong karaming espiritu. Ang third eye ko, ang isa sa mga sagabal dahil palagi kong nakikita ang mga iba't ibang nilalang sa paligid. Nabuksan ang third eye ko mula noong nabugbog ako ng kuya ni Rosalie at ang tropa nito. At noong pinahiran ako ng langis ng aking nanay at nag-usal siya ng dasal. Noong tuluyang nakapasok na ako sa sementeryo at nasa harap na ako ng puntod ng bangkay na pagkukuhanan ko ng tuway, ay naganda na ako ng mga dapat gawin. Inilapag ko sa lupa ang itim na sisidlan, susi at barya. Paano ko nalaman na may Birtud ang tuway na makikita ko? Ma'am, ganito. Nakita kong inunahan ako ng mga maliliit na mga nilalang na puntahan ito. Tumayo sila sa paligid ng puntod at inabangan akong makuha ito para agawin nila mula sa akin ang tuway kung sakaling makuha ko. Ganun, ma'am, kaya madali kong napuntahan ang puntod. Nang matapos ang paghahanda ko ay binuksan ko na ang nitsyo at inilabas doon ang isang kabaong. Ang kabaong ay luma na at ang disenyo ay magara. Nang buksan ko ito, namangha ako dahil ang nasa loob ay isang babae na buo pa ang katawan. Nakamamangha dahil tila buhay na buhay ito, ma'am. Pero hindi na iyon ang importante. Kinapa ko ang paa at nasumpungan ko ang matigas na tuhod nito. Nagpasintabi ako sa bangkay at maingat na nilaplap ang nikap para sigurado ka ako kinuha kong dalawa. Habang kinukuha ko ang tuway ay ganun na lang ang pagkabigla ko ng dalawang itim na mga braso ang humawak sa kamay ko. Natila ba nakikipag-agawan sa hawak kong tuway? Pero hindi ako nagpadaig, ma'am. Nagtagumpay ako sa pagkuha nito at nagamit ko ito ng maayos. Pero ang pinagtataka ko ay tila ba hirap na hirap ako sa buhay, lalo na sa pananalapi. Noong una okay naman dahil marami akong nagagamot. Napansin ko kasi, minsan na ang bilis maubos ang mga naipon kong pera. Ramdam ang higpit ng sinturon. Pagkakapera nga, pero maya't maya ay magkakasakit ako ng grabe at magagamit ko ang naipon ko. Mas naramdaman ko ang hampas nitong kamalasan noong naratay sa ospital ang nanay ko dahil sa sakit na leukemia. Halos magmakaawa ako sa mga kamag-anak namin para mahiraman ng pera. Kung naalala mo, ma'am, yung kapwa ko mahal ko, isa ako noon sa mga nagpatulong doon. Nakipila ako sa station para lang makahingi ng tulong. Nabigyan naman po ako kaso hindi talaga sapat. Hanggang sa kusa ng bumigay ang katawan ng aking ina. Nataon pa na bagong taon noon. Dama ko ang lungkot dahil sa edad na 23 dapat masaya at may inang makakasama. Sa paglipas ng panahon, natutunan ko ring mamuhay ng mag-isa at hanggang isang gabi na mahimbing ang tulog ko ay nanaginip ako ng isang matandang lalaki na galit na nakatitig sa akin at sinasabing ibalik ko ang kanyang tuway.
Nagising akong humihingal at pawis na pawis. At laking pagtataka ko ay ang makitang bukas ang baul na pinaglalagyan ko ng tuway, bungo at iba pang parte ng buto ng tao na siyang ginagamit ko sa necromancy. At ang mas nakapagpagulat sa akin ay nasa paanan ko na nakalagay ang tuway na kinuha ko. At nang kunin ko ito ay may maitim na braso na namang humawak sa kamay ko. Tila ba may gusto itong ipahiwatig dahil di lang minsan nangyari sa akin ang managinip tungkol sa tuway. Isinangguni ko ito sa isa sa pinakamalapit kong kaibigan sa larangan ng necromancy. At may sinabi itong kakaiba ang nangyayari sa akin dahil daw sa mga pagpaparamdam ng nagmamay-ari nito. Ayon pa sa kanya, ay hanapin ko at kilalanin ang nagmamay-ari ng tuway kaya binalikan ko ang puntod sa sementeryo at binasa ko ang nakasulat doon. Inalam ko kung sino yung bangkay na pinagkunan ko nito at nalaman kong dati pala itong malupit na mangkukulam nung nabubuhay pa. Wala akong inaksayang oras. Pagkaalam ko ay ibinalik ko ang tuway sa puntod ng yumaong mangkukulam. At mula noon, ma'am, hindi na ako ginambala pa ng nagmamay-ari nito. Natuto ako sa nangyari. Ang hindi dapat gambalain ang mga kaluluwa na nananahimik na. Respetuhin silang nasa kabilang buhay dahil baka ibang matawag natin at mas lalo pa ang paggamit ng itim na kapangyarihan upang maikonekta tayo sa kabilang mundo. Tanging ang Diyos lang ang may karapatan dito. Ngayon, ma'am, ay may asawa na ako. Siya ay si Marilu Garces Gatchalian, tubong Ilocos. Maganda siya sa aking paningin at may taas na 5'5 at mestisa. May hawig siya kay Alice Dixon. Nakilala ko siya sa factory na pinapasukan ko dito sa Switzerland. May mga panahon din noon na gustong gusto kong umuwi sa Pangasinan at maghiganti sa mga taong umapi sa amin. Ngunit hinayaan ko na lang sila. Sadyang maraming tao na sa ngayon na ang forte ay manlamang, umapi at manira ng iba. Kaya hinayaan ko na lang. Si Rosalie naman, ayon sa kanyang kapatid na naging kaibigan ko na rin dahil naging kapitan na siya sa baryo na pinanggalingan ko sa Pangasinan, ay nagkatuluyan sila ng anak ng prinsipal at mayroon na silang anak na isang lalaki. Kami naman ni Marilu ay nabiyayaan ng tatlong babae, tatlo dahil triplets po. Ngayon ay masaya na kaming namumuhay ni Marilu dito sa Switzerland at nangangarap na pagkatapos ng pandemic at isang araw, ma'am, ay makakauwi na rin kami sa Pinas. At see you soon, Ma'am Shyla. Lubos na gumagalang, Mike Espinosa. Hindi man pinagtagpo ang landas natin noon, pinagtagpo naman ang landas natin ngayon sa pamamagitan ng aking kwento, Anting Ngera.